walang iba. Ayan, masahin lang natin yung introduction natin sa susunod sa susunod natin. Ito na! Ang panalong panalo sa susunod na ating Thank you.
po sa kain for coming dito sa Taguban. Alright! Patay na lang doon natin muna, of course, ang ating presidente. At magsalit, patuloy natin magsalitin ang ating senador, Win Gatsalian! Oh, na-excite pa siya, boss. Oh, okay. Ang taas ng level ng energy ng Taguban. Ganyan kainit ang pag-welcome force para sa team Unity Team at ang Team Life! Iroon po natin ang door number 30, Senator Win Gatsalian! Muli, magandang umaga po sa lahat. Taguban, iba talaga kayo magmahal. Iba ho talaga kayo sa pagtanggap. Napakainit po para sa ating susunod na Pangulo. Pangulong Pangina, Bongbong Marcos! Kasama, nandito po kami para rin po ang inyong tulong, ang inyong suporta. Ako po ay kumakandidato po bilang re-election senator sa darating pahalaran. Ang advokasyan natin ay edukasyon. Pagpapatuloy natin, marami natin ginawang mga reforma at batas alang-alang po sa kabutihan at sa kapakanan po ng ating mga kabataan. Isa na dyan po ay pagtanggal ng tuition fee sa ating mga pampublikong kolehiyo at universidad. Kaya mga kasama, ako po muli umiin ang isa pang pagkakataong paglingkuran kayo dahil sa pagbangon natin ng pandemya, marami pa tayong gagawin para po ay pagpatuloy ang ating mga magandang gawa sa larangan po ng edukasyon. Ang aking pamantayan at kalikain, walang bata ang dapat kaiwanan sa sekalidad ng edukasyon. Kaya mga kasama, muli, mamaya na. Kami po ay lumalapit, kumakatok po sa inyong puso, muli po at inyong suporta sa tarating kumalanan at yung mga reforma niya itong puso sa pagkakaisa. Kailangan naman mga ating magkaisa para po mas mabilis at tuloy-tuloy po ang pagdamo ng ating pagdamo. At ang magkakaisa po ang sigaw ng kumitim sa pamumunod po ng ating susunod na pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, susunod Vice Presidente Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo na. Maraming salamat, number 30, Senator Win Gatsalian, palakpakan po, Taguban! Alright! Ang susunod po, dire-diretso po tayo. Pagdating sa trabaho, subok na subok ang ating susunod na kandidato, ang pinakabatang naging Senate Majority Leader sa edad ng 39. Siya ay nakapagpasa ng mahigit 20 batas habang siya ay nasa Kongreso at Senado. Kabilang na dito ang Bangsamoro Organic Law at Renewable Energy Act of 2008. Napakasipag at disiplinado dahil ikas yan sa force atletang gaya niya. Ang trabador niyo sa Senado, number 64 sa palota, Senator Mick Zumbiri! Sa ating mga nandito po na yun, bibigyan ko pong bugay yung mga kaibigan ko. Una-una, yung ating mayor dito, yung tatay niya ay matali kong kaibigan. No other than Mayor Brian Lim. Palapakan po natin si Brian. Of course, to another very close friend of mine, ito po ay kinakapatid ko dahil nanay ko po sa kaan, ninang ko po sa kasal, si Nanay Gina de Vanessa. Congressman Topper de Vanessa! And of course, nandito rin po si Vice Governor Mark Lambino. Lahat po ng officials and sa inyong lahat, magandang hapon po sa inyo lahat. Mga kababae ko dito sa Taguban, paborito ko po bumisita dito sa inyo sa Taguban. Bakit po? Hindi dahil sa magagandang babae dito, ay meron na po akong asawa. Dahil sa bangus! Napakasarap na bangus, Taguban! Natikman ko na ang pinakamalaking bangus dito sa Taguban na kasing laki ko! Biro mo, parang tuna yung bangus.
mga kababayan ko, pag ako'y hinalal nyo muli, meron po kami plano ni Apo BBM na gagawin muna natin una ang produkto ng ating mga magsasaka at pangingisda. Huwag muna tayo nag-import ng pagkain galing sa abroad. Unahin natin ang ating mga magsasaka, lalo na sa abono. Tama? At ngayon lang po ako nakarinig na tayo po ay nag-import ng isda. Biro mo, Pilipinas, isang archipelagic country with 7,300 islands na nag-import po tayo ng isda. Yan po ay hindi dapat mangyari. At tulungan po natin si Apo BBM na dapat unahin natin ang mga mangingisda at mga magsasaka sa ating bansa. Tigil muna ang importasyon kung kailangan lamang. Pangalawa, magugustuhan niyo po ito, mga kababayan ko dito. Di ba po, pag may sakit si Lolo at Lola, tatay at nanay sa kanilang mga puso, atay, may problema sa cancer, saan po dapat natin sila dalhin? Doon pa po sa Metro Manila, sa Philippine Heart Center, sa Quezon City, sa National Kidney Institute, na napakalayo. Napakalayo, babiyari pa po kayo at pagkahanap pa kayo ng hotel para matirahan sa Manila. Ang gagawin po namin ng aming grupo, pero gusto ko lang babanggitin, si Apo Marcos po, ang tatay ko ni Apo BBM, ang nagsimula niyan, Philippine Heart Center, National Kidney Institute. Ang gagawin po natin, ilalagay po natin yan sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Para meron na dito sa Region 1, sa inyo, malapit na po ang Heart Center. Hindi na po kayo kailangan pa lumuwas ng Maynila. So mga kababayan ko dito, ilanan niyo naman po ako, author po ako ng cooperative vote. I want to make special mention dahil dito po sa Pangasinan, napakalakas ng cooperative movement sa Pangasinan. Palampakan po natin ang iba't ibang kooperatiba dito sa Pangasinan. Ako din po author ng napakarami pang pangbatas, pero ito na po, as if tingin ko ang pinakamalapit sa puso ni Congressman Toc de Venecia. Sama si Congressman, alam niyo po, bilang majority coordinator, ako po ay nagmamando ng mga bill sa Senado. Last month lamang, binigyan po ako ng panukala ni Congressman Toc. Sabi niya sa akin, Mix, tulungan mo naman ako dito sa mga panukala na to na creative bill para sa mga artista, mga artists, mga graphic designers, mga architects, para sa kanila ito. Isang buwan na lamang naiiwan. Talaga napakahirap pag-usapan ng isang panukala sa isang buwan. Pero nangako ako sa iyo, kinakapatid. Nangako ako sa iyo at ipinasapo namin ang batas ni Christopher Tover de Venecia at ngayon ay magiging batas na po siya. Kaya sa tulong po ninyo, ito po ang inyong gobernador sa Senado. Wala po akong absent sa Kongreso at sa Senado. 20 years walang absent. Perfect attendance sa Senado. Marami po tayo ng batas na naipasa. Walang issue sa corruption. Ang inyong probador sa Senado. Mix the baby, number 64 sa Malongga. Mabuhay! Tagubahan! Pakinggan, huwag niyo pong kakalimutan i-shade na ho yan sa balota sa darating na May 9, 2022 election number 64 sa balota, Senator Migs Subiri! Ngayon naman po mga kaibigan, ang susunod na ipapakilala sa inyo ng inyong lingkod ay isa pong abogado. Hindi lang abogado kundi isang matapang na abogado. May paninindigan at walang inuurungang abogado. Isang tunay na taga-suporta ni Apo BBM. Pero bago ang lahat, hinihiling ko muna sa mga kababayan natin. Alam ko mainit po ang pagtangkilig mo natin sa Team BBM, Sara, at ang Team Live. Pwede ko bang hinihiling ko, i-wear niyo po yung face mask ninyo na maayos. Wear your face mask properly. And if we can do the social distancing, alam ko may hihirapan tayo ngayon, but of course, ang pag-wear na inyong face mask
will help us protect. Palakpak naman po para sa Team Life! Palakpak din po para sa ating Unity! Dako, dumating na rin po ngayong oras na to, walang iba mga kaibigan, ang ating pong Senator Dante Marcoleta! Pero itutuloy ko na po ang susunod na magsasalita. Mga kaibigan, sino pa nga ba ang galit na galit sa mga hindi matatalino? Ang number 29 sa balota, Senator Attorney Larry Cador! Hindi po ako nakatahimikan muna sa jeep. Natahimikan muna sa jeep sapagkat napakahalaga, napaka-importante yung sasabihin ko. Natahimikan mo po. Ang mga taga-Dagupan ay hindi boto! Tayo ay nahaharap sa matinding krisis. Nahaharap ang ating bansa sa napakatinding paghahamon. Kaya kinakailangan natin ng isang mahusay, matalino, at higit sa lahat ay tapat ang hangarin ng maglingkod sa bayan na ating Pangulo ang susunod na Pangulo. Walang iba kundi si Bongbong Marcos! Kailangan natin na katuwang sa administrasyon ni Bongbong Marcos na isang vice presidente na isa ring matapang, matalino, mahusay at tunay na nagmamahal sa ating bansa. At yan ay walang iba kundi si Inday Sara Duterte! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Maraming salamat dito sa Pangasinan sapagkat nung tayo ay nagkaroon ng Grand Caravan noong November 28, ay talaga namang napakarami ng nakitalo. Isipin nyo na lang yung dulo na doon sa Ligayen. Ang buntot ay nandito pa lang sa Dagupan. Napakalawak ng ating Grand Caravan. Kaya naman, doon ang nagpapakita na ang mga tanggap-Pangasinan, taga-Pangasinan, ay solid ang suporta kay Bongbong Marcos! BBM! 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 At alam ko, marami dito sa inyo ang mga KBM at BBM solid na kayo ay sumusuporta sa ating magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kailangan din ni Bongbong Marcos ng katulungan sa Senado upang maisulong ang kanyang mga programa, ang kanyang mga advokasya para sa ating bansa, sa ikababang ng ating bansa, sa ikauunlad ng ating bansa. At yan ay walang iba kundi ang mga kandidato ng senador ng Unitim. Kailangan buo na kailangan lahat ng Unitim senators ay inyong ibuboto at susuportahan. Mabuhay ang aking mga kasama, mga senador. Sila ang inyong ibuboto at inyong susuportahan. At siyempre naman, ang pagpapalaganap ng mga programa ng ating pamahalaan ay kinakailangan din ng kakampi sa local government at ating susuportahan bilang mayor ng ating bayan ng Dagupan ay walang iba kundi si Brian Lim! At Vice Mayor Attorney Fernandez! At ang ating congressman, of course, na si congressman
Diyos. Christopher de Venecia! Si Tom de Venecia. Napakarami yung programa ng Marcos at ng Ibombong Marcos. Magmula sa pagbangon ng ekonomiya, sa healthcare, sa tourism. At ako naman ay marami rin mga legislative agenda na gustong isulong. At yan ay mapapanood ninyo sa aking Facebook. Ah, hindi ko na i-discuss yan dito na sapagkat naabutin tayo ng alas 11 ng gabi kapag kaya na yakin di-discuss. Tingnan nyo na lang, i-open nyo ang aking Facebook, Atty. Larry Gaton at Atty. Larry Gaton 2022. At doon ay inyong mapapanood ang lahat ng aking mga panukalang programa. Mabuhay si Presidente Marcos! Mabuhay si BBM! Kayong mga taga-Pangasinan ay iboboto ninyo si Bongbong Marcos at si Inday Sara at lahat ng ating mga senador dahil ang mga taga-Tagupan, ang mga taga-Pangasinan ay hindi! Maraming maraming salamat! Mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan ang number 29 sa balota, Attorney Larry Gaton! Before anything else, mga kaibigan, I move on with the next senatorial balls na ating ipapakilala. We would like to acknowledge, of course, from the Abono Party List, number 135 sa balota, Deputy Speaker of the House. Alright, we have Congressman Conrad Estrella III! Para pagkaman po, mga kaibigan. Alright. Ang susunod po, mga kaibigan, na atin pong ipapakilala, siya po ang Deputy Speaker natin sa Kongreso, representante ng Saging Party List, may akda ng mga batas para sa libreng tuition fees sa state universities and colleges, libreng irigasyon para sa magsasaka, ang train law, may laban tayo sa kanya, ang number 43 sa balota, Congressman, but soon to be Senator Rodante Marcoleta! Disapisyo, malalagot ang mga pangapuso Marcoleta sa Senado. Pinakabilang panupan ng problema, mas mutigat dahil sa maling sistema. Huwag na ito na ating pangasa. Salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Napakainit po. Pasensya na po. Alam po ang napakainit po ng panahon. Alam namin may very inconvenient sa inyo. Pasensya na po. Pero ito po ay katibayan lamang na kahit saan po kami magpunta at Team Unity, sinasalubong po ng napakaraming tao. Mula po sa napakaraming syudad sa Luzon, Quezon City, Mandaluyo, Caloocan, Valenzuela, sa probinsya ng Cagayan, sa Narvacan, sa Lawag, sa Bigan, mga makalawa po ay nandun kami sa Bacolod, at tumang po kami ng Iloilo, at kagabi po ay nandun kami sa kahapon, nandun kami sa La Union. At ngayon nga po ay nandito kami sa Tagupan. Sa La Union po, mga kababayan, nung kami po ay nasa caravan ni Apo Bongbong, 54 kilometers po yun magmula sa Rosario hanggang San Fernando, hindi po maubos-ubos ang mga tao. Ngayon lamang po ako nakakita ng ganong klaseng pagtanggap ng mga tao. Lumulundag po sila, sumisigaw, tumitili, inaabot po ang kamay ni Apo Bongbong. Yung mahi po lamang yung kuhon niya, maligaya na po sila. Naglulundagan.
kanin, nilagang maris, singkamas, suha, biskuit, kung ano-ano. Kahit nagugutom po kami, ang kinain po namin, Yapo Bongbong, nilagang mais po kahapon sa La Union. Kahit umulan po sa bawang, hindi po umalis ang mga tao. Ngayon po, napakainit. Kahit nasa Alaminos kanina, madaling araw, dumating po yung mga tao, nagtyaga pong maghintay kay Apo Bongbong. Wala na akong masasabi kahit papano nyo kwentahin, kahit natin pagbalibaligtarin. Magdating po sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas, sa pagkapangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tapos na po ang halalan! Wala na po! Wala na po talaga. Pasensya ka na, Marites. Wala na! Natanggapin nila o hindi? Tanggapin man nila o hindi? Wala na pong halalan. Bongbong Marcos! Itong grupong ito na Uniteam, ito lamang po ang nagtataguyod ng diwa at simulain at ngayon ay naging kilusan ng pagkakaisa. Wala na pong ibang paraan, wala na pong ibang hakbang kung hindi ang magkaisa ang Pilipino. Ito po ang layunin ng BBM Sara Tandem. Sapagkat malaki pa po ang laban, mahirap po ang pagbangon, kaya kailangan po namin siyang tulungan. Ang pakiusap po namin, ang lahat po ng senador na kanilang pinili, tulungan po ninyo, sapagkat kami rin ay tutulong sa kanilang gawa, dalawa, alang-alang na po sa pagbangon ng ating bayan. Ang number ko po sa balota ay 43. Ano po ba ang ibig sabihin ng 4-3? 4-3. Ayatin. Kayo amin ako. Amin-amin. Awan labas na. Dante Marcoleta po. Hindi sikat. Ngunit maglilipot ng tapat. Salamat po. Salamat po. Make that, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Number 43 sa balota. Huwag niyong kakalimutan, mga kaibigan. Number 43 sa balota, Senator Rodante Marcoleta! Well, at this juncture, ladies and gentlemen, I just would like to acknowledge the presence of our Vice Governor ng Pangasinan, mga kaibigan, Vice Governor Mark Lambino. Palapanuan po natin, mga kaibigan. Thank you very much. Vice, thank you very much for gracing. Huwag natin kakalimutan ulit when I say, of course, Mayor, you will say, Mayor! Mayor! Pag sinabi kong Marcos, you will say, Marcos! Randy, sino bang susunod nating ipapakilala? Ito na ang susunod! Siya po ang kasalukuyang Congresswoman ng Antique at isang House Deputy Speaker. Ang tanging Pilipinang ng top notcher sa dalawang senatorial elections. Tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at higit sa lahat isang alagad ng pangangalaga ng kaligasan. Gumawa ng batas para sa libre college education at para sa mga maliliit na negosyo. Number 40 sa balota, Senator Loren Legarda! Ito po si Loren Legarda. Sa loob ng 20 taong paglilingkod para sa kapakanan ng bawat Pilipino, nakapagpasa po tayo
ng mahigit 100 mahalagang batas at ng sulong ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, kabuhayan, kultura, kalikasan, pati na rin klima. Kasama na po dito yung Universal Access to Quality Tertiary Education na nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kabataan na makapag-aral ng libre. Natakda po tayo ng Magna Carta for Persons with Disability at yung amended version para sa mandatory PhilHealth coverage sa ating mga PWDs. Ating pong inakda at natulungan pondohan ang Universal Healthcare Act. Atin din pong patuloy na sinulong ang sapat na pondo para sa DOH Medical Assistance for Indigents, MAIP, nang sa gayon mas maraming Pilipino ang makabenepisyo ng medical assistance. At yung free irrigation service to small farmers, atin pong napasa bilang pag-alay sa ating mga magsasaka. At bago pa man mapasa itong batas na ito bilang chairman po ng Senate Committee on Finance noon, ay nakapaglaan po tayo ng subsidiya para sa irrigation service fee ng ating mga magsasaka. Ginawa din po natin ng paraan, mapondohan ang batas na nagtataas ng base pay ng ating mga militar at mga uniformed personnel upang mapalakas ang maliit na negosyo, mga lokal na produkto. Meron po tayong micro, small at medium enterprises, low at siyempre yung barangay livelihood and skills training. Ang mga batas na ito ang nagpapatibay ng ating pagsulong ng mga programa ng pamahalaan gaya ng Donen Tupad, Donen Pangkabuhayan, DSWD Sustainable Livelihood Program for the 4P Families, DTI Shared Services Facilities, TESDA Training and Scholarship, at pati yung DOST Community Empowerment for Science and Technology. No, ako'y chairman po ng Senate Committee on Finance, tinaas po natin ang pondo ng Dole Pangkabuhayan, Dole Tupad. Natatnan po natin 2015, 649 million lamang. Ginawa po natin 3.2 billion hanggang naging 6.5 billion ng 2019. At bilang sagot na rin sa problema ng kawalan ng trabaho, unemployment, noong unang termino ko, Public Employment Service Office, PESO. Para may job matching sa naghahanap ng trabaho. Para naman sa ating kalikasan, kaligtasan ng bawat mamamayan. Ecological Solid Waste Management Law. Kailangan ng bansa, gaya ng Pilipinas, para tayo kasi madalas listahin ng bagyo. Para tayo tinatawag na handa at resilient. Para huwag na tayo'y maundoy, mayolanda, masendo, mayulisis, mapablo, o maodet. At sa gitna ng laban sa pandemya, kinuha po natin yung bayanihan to recover as one act. Naging co-author po tayo na naging katuwang po natin ang ating kababayan sa kanilang unti-unting pagbangon. Sinulong din natin ang panukala para sa special risk allowance sa lahat ng healthcare workers sa panahon ng public health emergency. Hindi po nawawala ang ating mithiin na tulungang bumangon ang ating mga kababayan ng hihira. Mas marami ng Pilipino na nangailangan natin pagpili, siguraduhin natin mabigyan ng kanina, suporta, nararapat, pagpabuti ang kanilang kondisyon. Patuloy po natin susulong ang maayos na implementasyon ng free college education. Palaksan pa natin paano sa one tablet, one student act. Importante, yung 26 million mga estudyante magkaroon ng sariling tablet. At siyempre, ang ating pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa ating teachers para tumas din ang kanyang mga entry level ng ating teachers. At kailangan palakasin ang LGUs at mga barangays aktibong magbibigay ng social services at siguraduhin natin na magiging permanente na yung livelihood programs ng ating gobyerno sa ilalim ng isang pangkabuhayan mo. Kaya ako po ay magpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala, suporta, pagmamahal. Samahan niyo ko sa layunin ng ipagpapuloy ang pagtulong at paglingkod sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Sa muli, ito po si Loren Meganda. Maraming salamat. Isang gabi ang Pilipinas.
Ayan ang mga number 40 sa balota, Senator Lauren Legarda. Mga kababayan, ang request mo yung mga nasa likod, kung pwede raw yung mga nasa harap dito, upo tayo. Upo po tayo. Kahit paano social distancing po tayo, magtakip po tayo, face mask po lamang po. Magsiupo muna po tayo para nakikita ng mga nasa likod, please. At huwag natin kakalimutan, siyempre ha, yung inyong mga face mask. Yan. Hindi ka mo nang maiwasan na walang social distance, pero mag-face mask po kayo, mga para upo kayo, upo kayo. Para makita po natin silang lahat, magsiupo tayo. Pakiusap lamang po! Yo, upo na, please. Ipananintiba at atang talagaging ngaray na gobenyo disiplinado! Kuyang, magsiupo po tayo. Upo po tayo dyan. Hirumtin yung mag-ano at atang talagaging. Pakipabarin po yung mga yung tarpaulin po muna. Yung mga yes. Ayan. Okay ba tayo dyan? Alright. Wala na tayo ha. Ito na, Randy. Siyempre, kung merong presidente, merong vice president. Inaabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang na nagsanib pwesta o pwersa ang pinakamalakas na agila at tigre. Ang pinakaastig na agila ng Davao. Makingay para sa susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero Randy, oh! Anong balita mo sa akin ngayon? Eto, hindi po makakarating si Inday Sara. Pero nagpatala po na isang kaibigang kakanta para sa inyong lahat. Para sa kanilang lahat. Palakpakan po natin isang kaibigan po natin, Mr. Robert Senya! Woo! Ayan ba siya! Palakpakan! Ay, kapag sa buhay lahat, magandang umaga! Ako po ulit si Robert Senya, mga kaibigan ng artist for Sarah. Opo, artist for Sarah. Kami po mga artist, sumusuporta po sa ating mabuting mayora na si Inday Sara Duterte. Nandito po ako mga kaibigan at ako pa ay natutuwa at privilege ko po na sabihin sa inyo na meron pong mensahe sa inyo ang ating butihing mayora para sa lahat. Pwede ko po bang basahin sa inyo? Nag-text po sa akin eh. Okay lang ba? Ito po, nag-text. Nanonood po ba kayo ng probinsyano? Oh, patay na po ako dun eh. Eh, amano po, nanonood kayo? Oh, namatay na rin ako dun. Thank you, at nanonood din. Ito po ang mensahe ng ating mayora. Assalamualaikum. Matayaw, magandang araw sa lahat, maayong adlaw sa tanan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong ipinakikitang pagmamahal at suporta sa aking kandidatura bilang Vice Presidente ng ating mahal na bansa. Hindi man tayo magkasama ngayon, randam ko at alam ko na kasama ko naman kayo sa pagtupad ng aking mga pangarap at plano oras na ako ay mahalal sa Mayo. Tama po ba? Tatlong bagay ang gusto natin. Una, maibalik ang trabaho na nawala dahil sa pandemya. Ikalawa, mabigyan ng kalidad na edukasyon ang ating mga kabataan. At pangatlo, mamuhay tayo ng mapayapa. Isusulong po ng Uniteam ang build at pagsumpok sa krimen at ilegal na droga na programa ni Pangulong Duterte. Magagawa natin ang mga ito kung malakas at matatag ang ating pagkakaisa. Ang Uniteam po
BBM Sara Duterte ay naninindigan para sa ating bansa kung malakas at matibay ang ating pagkakaisa. Mahalin natin ang Pilipinas. Shukran, maraming salamat, daghang salamat. Mensahe po ng ating mabuting mayora na si Inday Sara Duterte. Ngayon naman po, aawitan ko kayo dahil alam ko, mahal na mahal niyo ang ating Vice Presidente, ang ating magiging Vice Presidente at ang ating magiging Pangulo. Isa pong awit, handa na po ba dyan? Asan po bang, ready na po bang ating minus one? Para po sa ating lahat, para sa isang magandang umaga. Para mo, para mo, para mo, para mo.
ladies and gentlemen, make way for Honorable Mayor Mark Brian Lim! Pasal ko siyang harapin si kayo namin at ang atatang nagkakirati pa iba para hindi BBM na si New York and Live. Ang tatang ni Matilim ang aalagar at ang atatang nagkakirati. Okay, maraming salamat ay si kayo namin. Sana'y nabalayan tayo dyan ang sudat na yung dagupan. Sana'y volunteer groups, tanto ng mga leaders. Hindi pa kayo ba sa sarili yun? Marami wala na lang, makakala kayo na ama. Sarang to yung mag-request. Sarang to, marami wala po na. Si kayo mo, sula lang yung nata. Alagay kayo namin! Alagay kayo namin! Okay. Hindi kayo na ba yan, tatang talagaligiran? Wadya kayo natin yung kagwasan, tanggalan, tapyan mo ipakabat din si kayo, so sana unity ng senator sa mga taga-balsayan at sasabing eleksyon. Sa iyong trabaho at sa iyong magta at tatang talagaligiran, sasabing laban. Sa ipakabat din si kayo, so sa kayo yung maong ito ko, dinansin-dinan gobernador na Ilocos Norte, nansin-dinan congressman, nansin-dinan senador. Inararo tayo at puso tayo na sa itagupan sinig kay iba ang isa may tatawagin tayo ang Solid North. Dugan niya! Team Life! Bigyan natin ng napakalakas na palakpak ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Alam niyo naman po na ito po ang
tinatawag namin na unity. Dahil po, ang aming isinisigaw ay unity, pagkakaisa. At dito sa Dagupan, mukhang naunawaan na talaga ninyo ang ating adhikain ng pagkakaisa. Kahit nandito ngayon tayo, tag-iisa, sumusuporta kay Bongbong, kay Sara at sa buong unity. Dami ko nakita ng mga nalaman na kaway ng kaway sa akin. Akala ko, ako na yung hinahanap. Si Sandro pa lang ang hinahanap. Dati sinasabi ko, nakakatawa na si Sandro ay kinikilala na at marami siyang fans. Ngayon, ayoko mo, nagsiselos na ako sa batang mo. Wala po, yung tatanong po sila sa akin, kung kasama ko si Sandro, sabi ko, hindi ko makasama. Dahil busy rin siya. At tumatakbo ko bilang diputado, bilang congressman ng First District sa Ilocos Norte. Ngunit, siguro pag natapos na yung natapos na at medyo gumaan na ang kanyang schedule, pagbibisita ko sa inyo para yung hiyaw naman ninyo ay makita sa tapang at nakisangin na. Maraming salamat po. Kami po ay narinig niyo po ang mensahe ng ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara. Ako po, sinasabi ko lagi, na sa lahat ng mga presidential na kandidato, ako po ang pinakamapalad. Dahil po, ang nakasama ko, ang naging vice presidente ng UNITIM ay si Mayor Inday Sara na napakatibay, napakahusay at napakalalim ang panindigan pagmamahal sa buong Pilipinas. Alam niyo po, para sa amin ay napakagandang simbolo, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos at saka Duterte. Dahil naman po, kung iisipin ninyo na ang isang Tiga Norte na kagaya ko at ang isang Tiga Dapaw na Tiga Mindanao na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama, ay sa palagay ko, kaya natin ipagkaisa ang buong sambayan ng Pilipinas. EBS! Dahil po, ang pagkakaisa ay ang ating naging adhikain. Ang ating pagkakaisa ay sa aking palagay ay ang unang hakbang upang tayo ay makabawi na sa krisis ng pandemya at sa krisis ng ekonomiya. Alam niyo naman po na kahit kung ang isang tao lamang ay kahit masyadong matalino, kahit masyadong magaling, kahit masyadong masipag, hindi po kaya na nag-iisa. Ang dami na pong kailangan natin pag-usapan at kailangan natin gawin. Kaya po aming sinisigaw at naging adhikain ang pagkakaisa dahil paliwanag ko po na yan ang ating unang kailangan matanggap ang pagkakaisa nang tayo ay makanaos na at maging maganda ulit at bumalik ang buhay magandang ating mga kababayan sa mas magandang sitwasyon. Marami po tayong gagawin. Marami po tayong kailangan ayusin na problema na naging nakita natin pagpupula dito sa pandemya kung saan tayo ay nakalubog pa.
Marami po na kailangan po natin tulungan ang ating mga maliliit na negosyante. Kailangan po natin ang pag-ayos ng ating agrikultura. Kailangan po natin buhayin ulit ang industriya ng turismo. Patuloy ang ating infrastruktura na sinipulan ni Panginoong Duterte sa Build Program. Isama na rin natin dyan ang digital infrastructure, yung ating internet, ang ating edukasyon. Maraming po tayong kailangan gawin. Kaya naman po, kung sasabihin natin ay tayo ay aasa lamang sa pamahalaan sa gobyerno, ay hindi naman po kaya siguro ng gobyerno lamang. Kung tayo ay aasa lamang sa ating mga kaibigan na mayayaman na korporasyon, ay palagay ko rin, hindi kung sila lang ay hindi nila kaya maayos lahat ng problema. Ngunit, malakas po ang loob ko na makapagsabi na pag ang Pilipino ay ipinagsama-sama mo ang galing, ang sipag, at ang bait at pagmamahal ng ating mga kababayan, ng tayong lahat ng mga Pilipino, kaya po natin harapin kahit anong hamon, kahit anong kahirapan, kahit anong sakuna, basta tayo ay nagkakaisa. Alam na po sa kasaysayan ng Pilipinas, nakita na po natin, marami na pong dumaan dito, nakahirapan, nahamon, may gera, may sakuna, may lingkod, may bagyo. Ngunit, lahat po yan ay nakaraos po tayo. At maliwanag na tayo ay nakaraos lamang dahil tayo ay nagtulungan. Dahil tayo ay nagmamahalan at binibigay ang lahat para sa kapwa Pilipino. Doon po ang sa aming palagay. Kaya po kami naging unity dahil na unity ang aming isinisigaw. Doon po sa aming palagay, nandiyan po ang simula ng solusyon sa problemang hinaharap ng Pilipinas, sa problemang mga hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya po, sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas at kami po ay sinisigaw ang aming tagin at hikain ng pagkakaisa. At sa aming pagpunta sa iba't ibang lugar, kagaya po na nakita natin ngayon dito sa Tagupan, ang sagot po at napakainit ng pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kababayan ay nakikita po natin, nararamdaman po natin ay dumadami na ang nakakaunawa at sumasabay dito sa ating adhikay na naging kinusan na, kinusan ng pagkakaisa para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ay lahat po ng aming napuntahan ay nararamdaman po namin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa aming mensahe na, at ang ating adhikain ng pagkakaisa. Ngunit hindi po tayo dapat magtaka kung paano nangyari yan. Hindi po tayo nagtataka dahil alam naman po natin na ang Pilipino ay hindi naman ito pala awalan. Ang Pilipino hindi po na dapat ng gulo. Ang Pilipino ay tumutulong sa isa't isa. Ang Pilipino ay nagmamahalan sa isa't isa. Minamahal ang kapwa Pilipino. Minamahal ang bansa ng Pilipinas. Ang isang katangian po, kung saan tayo nagmamalaki at sinasabi natin sa lahat, ang galing ng Pilipino dahil ang Pilipino ay makabayarihan. Kaya naman po, ang
pagsagot sa aming sigaw ng mensahe ng pagkakaisa ay nagsimula naman ng parang buling naman. At halos hindi pa marinig. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, habang tumatagal po, ang ilang buwan na nadaan, itong gulong po na ito ay lumalakas na lumalakas. At nakikita natin na ang mga Pinoy ay nagsasanid puwersa na sa ilalim nitong kilusan ng pagkakaisa na ating isinulong. At yung ating nasimulaan na bulong ay hindi lamang bulong na. Maliwanag na na marinig ang tinig ng Pilipino dahil ang bulong po na yan ay naging sigaw na. At ano ang sigaw ng mga Pilipino? Ang sigaw! Pilipino, kasama kami sa kinusang ng pagkakaisa. Yan ang sigaw ng Pilipino. Kaya naman po, malaki po ang makikita natin na magagawa natin lahat kahit na kung minsan pag tinitignan natin ang ating hinaharap ng problema ay makakalula po ang sasabihin natin ay di ba na hindi natin kaya. Isa pa sabihin ko, kung iisa-isa lang sa atin ang magtatrabaho tungkol dyan, ay hindi po natin magagawa. Ngunit, kapag nagsanib puwersa ang lahat ng Pilipino at kapit-bisig na sabay-sabay na gumagalaw kahit ano po ang kailangan natin harapin, kahit ano po kahirapan ay kakayamin natin, hindi lang tayo makakaraos kung hindi tayo sisigat pa. Alam niyo po, hindi namin pinag-uusapan dito sa community. Hindi namin pinapag-usapan na tayo na gusto natin bumalik kung saan tayo nang galing bago ng pandemya. Ang aming hangarin, ang aming layunin ay sumikat pa ang Pilipinas at malampasan na natin kung saan tayo sa ating pinanggalingan at malampasan na natin ang sumikat ang gusto ng Pilipinas. At haharapin natin ang buong mundo at isisigaw natin at ipagmamalaki natin. Tingnan po ninyo ang Pilipinas. Tingnan po ninyo ang mga Pilipino. Kami nagtutulungan, kami nagpapahalag, kami ay isang bansa na may isang diwa. At kapag nangyari po yan, at ipinagpatuloy po natin itong kinusal, pinaglalaban natin ang advokasya ng pagkakaisa. Kapag tayo ay tabay-sabay na nagtutulungan, ay gagawin na po ang sitwasyon natin. Sisikat ulit ang Pilipinas at haharap po tayo sa buong mundo at sisigaw natin muli, ako ay Pilipino, taas noon kahit kanino. Kaya po, alalahanin po ninyo itong araw na ito na tayo ay nagsama-sama rito sa Tagupan. Nagsama-sama rito sa nalawigan ng Pangasinan. Dahil sa araw na ito ay sinimulan na natin ang kinusan ng pagkakaisa dito sa Tagumpag, dito sa Pangasinan. At ipagpatuloy po natin ang ating tuloy-tuloy na sakripisyo na ginagawa upang maging matagumpay ang ating kinusan. At ang tagumpay ko po na pinag-uusapan ay hindi lamang ang tagumpay sa darating ng haralan, kung hindi po ang tagumpay na tunay na tagumpay.
tagumpay na ipinagkay sa atin ang sampay ng Pilipino at pinagbuo natin muli ang ating mga magmamahal sa isa't isang kapwa. Hindi po nakakagulat na dito nakikita natin, doon po sa lahat ng mga dinadaanan po natin, ay makikita po natin na talagang nangunawaan kaagad ng bawat Pilipino itong aming ilimusan na ilusan. Kahit po naman, hindi naman po ba ng Pilipino kapag nakita ang kanyang tapo ang naghihirap ay siya ng Pilipino. Kapag may nakita na nakakailangan at naghihimalo, nakakaroon, kung siya ay magbibigay ng kanyang kamay upang makadulong pagkakulit yung binhawar sa kanyang buhay. Kaya po, yung kultura na yan, yung ugaling Pilipino na yan, ay dapat natin isasuhan. Huwag lang po sa politika, narado ang politika natin hindi po sa ating lingkungan. Para ipaglaban po natin ang mga Pilipino, para naman masabi natin at dahil-dahil natin na susunan, dahil-dahil natin ang bigyan at natugunan ng ang lahat ng problema na nahaharap natin ngayon. Kaya para naman masabi natin na kahit papano ang mga Pilipino ay bumalik sa trabaho. Ang mga Pilipino ay magpapera muli sa kanilang mga bulsa upang mapakain ang kanilang pamilya upang mapag-aral ng kanilang mga anak. At yan po ang ating layunin na ipagkaisa lahat ng Pilipino at lahat po ng aking gagawin ay para lamang sa kapwa Pilipino, para lamang sa bayan Pilipino sa ating lamang. Huwag po natin pinigilan itong ating nasimulaan ngayon ng ating Pilipino. Huwag po natin kakalimutan ang ating napag-usapan itong araw na ito. Dahil po, kapag po ito ay itinuloy natin at nasabi na natin na ipinagkay sa natin ang isang bayan ng Pilipino, sama-sama tayong babangon muli. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas!
go especially to our next president of the Philippines,